emergency gensets. Well, magiging short term lang kasi yan eh. Pag dumating na yung ulan, hindi mo na rin gagamitin. Ang problema, kabuuang 7.7 billion pesos ang gagastusin para sa renta ng 160 megawatt genset at pagbili ng diesel sa loob lang ng 4 na buwan. Trish Roque, The Evening News. Meron pa nga bang iinit sa init ng panahon ngayon? Ang sabi po ng PAGASA, meron pa. Susunod na ang report natin dyan. In the meantime, recap muna. Number 10 ang Super Twins ng PNP, sabay na nagretiro ngayong araw. Number 9, pagdemolish sa ilang bahay sa North Bay Boulevard sa Navotas, inireklamo ng mga residente. Number 8, telecom giant PLDT Bahagyalang umakyat ang kita sa 2009 dahil sa epekto ng mga bagyo. Projected growth nila this year mas mababa pa raw dahil sa pagsikat ng social networking sites. Number 7, strawberry farmers at mga nagugulay, magugulay nga sa Benguet, apektado rin ng El Nino. Mas madali raw kasing mahinog o nahihinog ang kanilang mga produkto. Number 6, Pangulong Arroyo niyanig din ng lindol sa kalagitnaan ng speech sa Tuguegarao. Number 5, Rina Leyten, Noynoy Country na rin daw. Local officials nakasapi ng administrasyon, lilipat daw kay Noynoy kapag hindi umangat sa survey si Gibo. Number 4, Pangulong Arroyo, binigyan ng hanggang March 10 ang kanyang sarili para palitan ng mga opisyal na tatakbo sa eleksyon at considered na silang mga resigned ayon sa Supreme Court. Number 3, Dick Gordon, sinuhulan daw ni Villar para umatras sa presidential race. Sagot naman ni Villar, pinaginitan lang daw siya dahil yamado siya sa laban. Number 2, Metro Manila at Luzon, ligtas uli sa rotating brownout sa ngayon. Problema sa kuryente, dapat daw sa Diyos isisi, sabi ni Secretary Reyes. Kalagitnaan pa lang ng buwan, inaasahang magsisimula ang summer season. Pero ngayon pa lang, sobrang init na ng panahon. Dahil meron ng El Nino, asahan na raw ang mas mainit na temperatura sa mga susunod na buwan. Magsisimula na rin uli sa Mayo ang planting season, kaya tataas na naman ang demand sa tubig. Pero 10 metro pa raw ang kailangan madagdag sa water level natin sa mga dam para matiyak na may tubig para sa irigasyon. Yan ang number one story mula kay Naomi Dairit. Pumapalo na sa 34 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Pero sabi ng PAGASA, posibleng umabot pa ito sa 36 hanggang 37 degrees. Naglalaro naman sa 35 to 36 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao, Cabanatuan, Cotabato, Dagupan at Gensan. Pwede raw pumalo sa 40 degrees Celsius ang pinakamainit na temperaturang mararamdaman sa Northern Luzon na tinatamaan ngayon ng matinding tagtuyot. We expect warmer temperatures for the next 3 to 4 months. Inaasahan natin yung patuloy na mababang tsansa ng pagyo. Pero pagdating ng Mayo, may mga pagulan, pero maaaring hindi kasing dami at kasing lakas. 42.2 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperaturang naitala sa bansa noong 1969. Pero paliwanag ng PAGASA, kahit nasa 34 degrees pa lang ang temperatura, mas mainit na pakiramdam na ang epekto nito sa katawan ng tao na pwedeng magdulot ng heat stroke. You can have 34 degrees Celsius, pero kung ang relative humidity mo ay 50% o higher, ang relative humidity, yan yung amount of moisture in the atmosphere. Ang nagiging epekto niyan, yung pakiramdam mo ay hindi 34 degrees Celsius, kung hindi mas mataas ng pwedeng 3 hanggang 4 na antas ng Celsius. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang water level sa mga dam sa iba't ibang bahagi ng bansa. 10 metro pa ang hinahabol nilang dagdag sa level ng tubig ng mga dams para masuplayan ng husto ang mga patubig para sa mga magsasaka. Sa Magat Dam, bahagyan lumiit ang reduction percentage ng tubig nito mula 0.5 meters sa 0.2 meters kada araw. Nababawasan ang pangangailangan sa tubig dahil sa pagtatapos ng anihan ngayong buwan, pero kakailanganin uli ang tubig sa panahong magbubungkal na ng lupa ang mga magsasaka. If the trend continues, ang pinaka-worst scenario, which we are looking na maaabot niya talaga, ay yung 150, ang magwa-150 ang Magat Dam, wherein wala na talaga siyang maibigay na water for irrigation and wala na rin siyang mag-generate na power. Ang hiling ngayon ng PAGASA sa harap ng El Nino ay konting ulan, pero kung kailan ito darating, yun ang wala pang nakakaalam. Naomi Dairit, The Evening News.
entertainment news naman tayo, nagbalik na sa The Tonight Show ang American TV host na si Jay Leno. Sa simula ng show, in-spoof ni Leno ang ending ng Wizard of Oz, There's No Place Like Home daw. Pagpasok ni Leno sa set, binigyan pa siya ng audience ng standing ovation. Pati ang guest niya na si Jamie Foxx namuno sa pag-welcome sa pagbabalik ng TV host. Naku, hindi gusto ng mga Team Coco yan. Of course. Samantala, tinawagan pala ni dating US President Bill Clinton si Tiger Woods at nagbigay ng words of encouragement kung paano malalampasan ng golfer ang iskandalo at problema sa pambababae. Kinumpirma yan ng spokesman ni Clinton sa people.com. Ika nga, been there, done that. Ang pinagkaiba lang daw ng dalawa, sa isang babae lang nalikit ang si Clinton at si Tiger Woods naman, hindi na mabilang kung ilang babae ang naging kerida, sabi nila. Ito naman, world record ang susunod na break ng American biker na si Seth Enslow, ang record para sa longest jump na nakasakay sa Harley-Davidson. From one ramp to another, 55.99 meters ang distansya na tinalon niya sakay ng kanyang motorsiklo. Halos isang taong daw siyang naghanda para sa stunt na yan. And there you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. I'm Cherry Mercado. And I'm Jovi Francisco. Good night, relax, chill. We'll be right back.